Naging maniningning ang pagtatanghal sa 53rd founding anniversary ng Cultural Center of the Philippines. Pero simula sa susunod na taon, ilang taon din munang magsasarang CCP para sa renovation. Yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Buhay na buhay ang Filipino musical sa pagtatanghal kagabi sa Cultural Center of the Philippines. Simula na ito ng closing season dahil ang tahanan ng kultura at sining magsasara muna ng tabing. Simula sa January 2023, isasara ang buong CCP building ng 2 hanggang 3 taon para sa renovation. Marami na raw tagas ng tubig sa buong gusali at hindi na nakakasunod sa bagong building code. Luma na yung mga pipes. Pumapasok maski sa stage, pumapasok yung tubig. Pinilahan kagabi ang pagtatanghal na dinaluhan din ng mga bisita ng 53rd CCP Anniversary Gala. Take advantage to come here and watch all our shows because we have beautiful shows this year. 950 million pesos ang nakalaang budget sa renovation ng CCP. Pero kulang daw ito dahil hindi pa kasama rito ang pampaayos sa interior ng CCP at pangrenta ng lilipatang opisina ng mga empleyado nito. We will ask Congress for additional budget because we are moving out. So we needed a budget for moving out and for renting new places. Ang mga pagtatanghal naman ililipat muna sa iba't ibang teatro sa Metro Manila pati sa mga probinsya para mailapit sa publiko. So this will be an opportunity for us to go outside the CCP. So now we can perform outdoors. Imbitado kagabi si Pangulong Bongbong Marcos pero hindi siya nakadalo. Sa halip binasa na lang ang kanyang mensahe ng chairman ng CCP. As your president, I pledge my allegiance to the arts, just as my father and mother once did many years before. Let us also bring the arts into the modern digital era. 1966 nang itayo ang CCP na idinisenyo ni National Artist Leandro Luxin. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.